guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na kasi sobrang tagal bago ulit ako nakapag-upload ng video. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time kasi sobrang busy and dami namin inasikaso. Lumipat kami ng bahay. So kung nakikita nyo, nandito na tayo sa bagong bahay. Hindi ko pa rin na-vlog pero promise i-vlog ko. Papakita ko sa inyo yung itsura ng buong bahay kasi meron pa kaming ibang mga inaayos. By the way, guys, alam ko na alam nyo na rin na nag-start na yung aming business. And pasensya na kasi hindi ko pa na-vlog yung itsura ng aming store. And ang sabi ko, i-vlog ko yung first day ng pag-ooperate namin. Pero hindi ko nagawa kasi sobrang dami po naming inasikaso nung first day. And isa pa lang po yung tao namin. And nag-soft opening pa lang kami. So, wala pa kaming ganun maraming time para gawin yung vlog. So ngayon, bibigyan ko kayo ng update pero sana ma-vlog ko, magkaroon ako ng time ma-vlog ko yung pag operate namin dun sa store para may idea din kayo. So bibigyan ko kayo ng update. Kung bago ka lang pala sa channel ko, please huwag mong kalimutang mag-subscribe and click mo yung notification bell para update ka sa lahat ng mga videos na i-upload namin. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng update about dun sa aming store na inopen. Sa Quirino po yung aming address. Sa Quirino LRT Station sa baba. Pagbaba nyo ng Quirino LRT Station from Monumento. Tatawid kayo sa kabila. Then, makikita nyo yung Jollibee. Katabi ng Jollibee, parang may makikita kayong food court. Doon po yung aming location. So, sana mabisita nyo kami. Ngayon is pang second week na namin. And we are very happy kasi po sobrang ganda ng pasok nung yung pagtanggap, rather. Yung pagtanggap ng mga clients or ng customers namin sa food or sa ino-offer namin sa kanila. So, FYI lang po, ang ino-offer po namin is chicken fillet. And yung chicken fillet po, we have 4 sauces. So, we have barbecue sauce. Meron kaming Korean sauce. Pasensya na kasi kaka-uwi lang namin. Sobrang late na kami naka-uwi everyday kasi hands-on kami. Anyway, so, third sauce, we have gravy or pepper sauce. And fourth is meron kaming, ano pa isa? Korean spicy gochujang. So, familiar kayo doon. So, yung buffalo and gochujang spicy na Korean, pareha silang spicy. So, yung buffalo yung mild spicy and then yung gochujang, yun yung ating parang twice. 2 times spicy. And then, yung best seller namin is yung barbecue sauce. Best seller talaga as in. Yun ang palaging ino-order ng mga customers namin. And then, yung third, yung pepper sauce or yung gravy. So, meron kami, sa prices, meron kaming 49. Yun yung aming tinatawag na saucy saver. So, 49 lang yon, may rice na rin and meron na rin chicken. Budget meal, bagay na bagay para sa mga student, sa mga nagtitipid para matikman nyo yung aming food. So, second, meron kami 69, yun yung aming regular meal. So, all kinds of sauces, kahit anong orderin nila, available yon. So, 49, 69, mas marami yung chicken niya, yun yung difference, may rice na rin. And we have unlimited rice, 89. So, yung 89 na yon unlimited rice, then may chicken ka na, any kind of sauce. Kung ano yung gusto nyong piliin, pwede. So, yon. And then, simpleng-simple lang yung menu namin. Hindi kami masyadong maraming pagpipilian. Simpleng-simple lang. Then, we have the add-ons. Pagkatapos mong pumili ng sauces, you choose kung anong budget ang pasok sa'yo. Then after that, pili ka kung gusto mo pang mag-extra rice, kung hindi ka nag-unlimited rice. Extra rice, 15 pesos. And then kung gusto mo ng extra sauce, gusto mo pang magpadagdag,
10 pesos. And then kung gusto mo ng drinks, we have mineral water and we have gulaman. So that's 15. Same, 15 and 15. So masasabi ko na sa first week, tama, okay, maganda yung pasok ng first week ng benta. Then second week, ngayong week, guys, super, super, duper happy kami kasi nakikilala na kami and meron na kaming mga customers na bumabalik. So, may regular customers na kami, kilala na namin sila, alam na namin kung anong gusto nila. And maganda rin kasi nagsasuggest sila kung ano yung mga dapat namin i-improve. So, yung mga sinasabi nila, for example, kulang sa ganito, sa ganyan. So, binabago namin para mas better pa yung ma-serve namin sa kanila. So, importante yon guys, na makikinig tayo sa customers natin kasi sila yung sineservan natin and sa kanila nagagaling yung sales natin. So, importante yon number one, makinig tayo sa mga customers natin. So, kung gusto nyong maging maganda yung business nyo, tumaas yung sales nyo, makinig kayo sa suggestions nila, huwag kayong malungkot or huwag kayong sumama ang loob. Instead, kunin nyo yun as positive and baguhin nyo kung ano man yung dapat baguhin. So, pagdating sa sales, okay kami, masaya. Sa comments naman nila, okay naman yung food. Siyempre, kasi nga kaya nila binibili. So, pagdating sa mga cost, sa food cost, siguro bibigyan ko kayo ng separate video kung paano namin yun kinocompute yung food cost para aware din kayo. By the way, para sa mga hindi pa po nabivisit yung page namin, meron kaming page, ang pangalan niya, same, Saucy Chicks, that's S-O-S-S-Y space C-H-I-X-X. So, ito yung ano namin, logo namin. So, pwede niyo i-search sa Facebook. Like nyo kami para updated kayo sa mga promotion namin. Sa ngayon, we have promotion. Ang promotion namin is buy 2, get 1 free. That's our opening promotion. Pero, sa ano pa yun? Sa Feb 12, 13, and 14. So, 3 days yon. Pero sa ngayon pa lang, ina-offer na namin na i-like yung aming page and i-share yung promotion namin para ma-avail yung ating buy 2, get 1. So, makikita nyo rin yun sa page namin. So, sana makavisit kayo and matry nyo yung aming food. And about naman sa, kung nagtatanong kayo para sa mga gusto ring magtayo ng business, katulad namin na first time din na magkaroon ng sariling business, so bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung nagastos namin. Okay? So, yung food cart na binili namin, sa Caloocan namin yun binili. So, kung gusto nyo, kung may questions kayo, huwag nyo kalimutang mag-comment para masagot namin. For example, question nyo, saan namin nabili? Pwede ba yung makuha yung contact number? Ganyan. So, tanongin nyo na lang. Comment kayo para maibigay namin sa inyo yung details. So, yung food cart na nabili namin, it's 17,500. So, maganda yun kasi meron na siyang cabinet. Milang, oh. Tapos, meron na rin siyang may susi, may ilaw. Then, yung pinaka-logo, meron sa taas, may ilaw na rin yun. Sa baba, meron din picture, kung ano pwede nyo ilagay na picture. And then, may menu board. Maganda yung menu board na nila. Tapos, pag nagpagawa kayo sa kanila, bibigyan nyo lang sa kanila kung ano yung logo nyo, gagawin nyo lang pati yung menu board, bibigyan nila yung sizes sa inyo. So, sa akin, I mean sa amin, ang gumawa ng logo is ako lang po yung gumawa ng logo, and yung menu board namin, ako lang din po yung gumawa. Then, pinacheck ko lang kay Chard kung okay sa kanya. Then, nagbago kami ng something, ganyan. Hanggang sa nakuha namin yung logo namin na satisfied na kami doon. Pati yung sa menu. So, yun. 17,500 yung aming food cart. Then, ano pa ba? Ano pa ba yung mga binili natin, Daddy? Yung chest freezer, nabili namin siya ng... 13,000? Yeah.
I think 15,000 plus yon, pero since nung bumili kami, is marami kaming binili kasi pati sa bahay, bumili rin kami ng appliances. So, nakuha lang namin siya ng 13,000. And then, yung rice cooker, yung heavy duty na rice cooker, nabili naman namin siya ng nasa 3,100. Ganon. So, discounted din yon. Sa Western, namin nabili sa Caloocan, sa tabi ng Novo, kung alam niyo yon. Magandang bumili doon kasi nagbibigay sila ng mga discounts. So, yung chest freezer, okay yung inverter. Kung bibili kayo, yung inverter bilhin nyo para hindi mahal sa kuryente. Kasi for sure, syempre naman, pagka magbibusiness ka, magbabayad ka sa kuryente. Then, yung rice cooker, nabili namin siya ng 3-1. And heavy duty, dapat heavy duty yung bibili nyo kung ang menu nyo is talagang main nyo is yung may rice, mas okay na heavy duty yung bili nyo and mas malaki. Lalo sa kami, lalo kasi sa amin, nag-offer kami ng only rice. So, much better, yon. Then, ano pa yun, daddy? Mga binili na. Yung fryer, murang-mura lang po. Actually, ang kwento niya, meron kami nakita online. That's 2,300 nung nakita namin online. Pero nung nagpunta kami ng Divisoria, mas mura pala dun, te. So, sa Divisoria kami bumili. Nabili namin siya ng mga, ano lang tadi? 1,800 ba? 1,900. Then, kasama yung mga equipment. Actually, ang importante lang ang tip ko sa inyo, maghanap kayo online, then maghanap din kayo sa somewhere sa Divisoria or kung saan mura sa Baclaran, ganyan. Tingin kayo kung saan kayo pwedeng bumili ng mura, pero sure nyo na matibay siya yung pang matagalan. Kasi syempre, negosyo yung ipuput up nyo. Mahirap naman yung palaging palit kayo ng palit ng gamit. Ano pa ba yung mga bigili natin, daddy? Yung sa lalagyan ng gulaman, alam niyo yun, yung may, ano na, yung may tawag doon? Yung ladle. So, nabili namin yun ng mga 700 or 800. Pwede na rin kasi, ano eh, meron na rin siyang yung parang tag na ganun. Pipili kayo kung gusto niyo gulaman, ice tea, ganyan. Ano pa ba? Anyway, lahat ng mabili namin gamit, mga, yung mga paper plate, yung pangsimula, pati mga chicken, yung mga ingredients, lahat-lahat, pati yung mga paper plate, or sorry, hindi kami nagpa-paper plate, mailbox, pang take away, and then, bumili kami nung, alam niyo yung parang sa McDo, yung red, ganun yung binili namin para tipid. Tsaka mas okay yung disposable. Hindi na mahirapan yung tao niya na maghugas ng plato tsaka ng kutsara dito. Tsaka yung iba, ganun na yung hinahanap nila, disposable na. Tsaka ngayon, uso naman yung disposable. Kasi, syempre, di ba, hygiene na rin. Ako, pagkakain, mas, ano ko, mas preferred ko yung tinatapo na lang. So, yun, tapos wax paper lang, and then, after kumain, ganun, punas, tapos, end of the day, lilinisin lang yun nung ano, hugasan ng tao nyo. Ganon. Lahat-lahat po ng total ng nagastos namin sa mga gamit. Kung may mga questions pala kayo ha, kasi hindi ko na maiisa-isa, sobrang dami namin ding mga binili. So, kung may mga questions kayo, itanong nyo na lang sa comment, mag-comment lang kayo. Total po, lahat inad namin yung mga non-food, ibig sabihin yung mga equipments, yung mga ginamit na, mga gamit, ganyan. Kasama yung ano, kasama yung pangunang rent namin. So, nasa 75,462. So, 75,000, yun pa lang yung ano ah, hindi pa pala kasama din yung food, yung mga ingredients. Non-food pa lang yun. Sa food, hindi pa namin ganun nakocompute kasi nga, nagbe-base kami sa food cost. So, yun nga, sabi ko sa inyo, bibigyan ko yun ng other vlog para dun sa food cost, kung paano ko yung na-compute, para may idea rin kayo. And then, bibigyan ko rin kayo ng idea kung paano yung operation namin, paano yung ginagawa namin, paano i-handle yung cash, and kung paano namin dinedeposit yung mga pera, magkano yung pag-opening cash sa tao mo, pagbibigay mo ng opening cash sa kanya. Yun, lahat-lahat yun. Bibigyan namin kayo ng ibang vlog doon.
So siguro total of mga nasa 100 plus thousand daddy or maybe 125 mga ganun. 100 roughly mga ganun. 100,000 to maybe 120,000 na yung nagagastos namin. So masasabi naman syempre hindi pa naman natin mababawi yon. So yung kinikita po namin sa isang araw nung nag-start pa lang po kami, and we are very proud kasi yung mga kasamahan namin dong mga food stall, yung iba doon is franchise, yung talagang kilala na sila, yung iba naman hindi naman ganun kakilala pero franchise din, nakakasabay kami sa kanila. And yung sales namin umabot ng average 3,000 last week. Pero ngayon pong week, nakikilala na po tayo and maganda yung feedback. And super happy kami kasi ngayon nagsisales na kami ng roughly 4K to 5K a day. So, yon. So, i-update ko pa rin kayo kung ano pa yung magiging update sa aming store. So, be sure lang na nakasubscribe kayo para updated kayo. And, sabihin na rin namin sa inyo na ang aming plan is mag-branch out kami as soon as possible na makuha namin yung makaipon ulit kami ng pangpatayo ulit ng isa pang branch. Mag-open ulit kami ng isa pang branch and maghanap kami ng place kung saan okay na talagang kikita yung... And soon, baka po magpa-franchise na kami. So, super happy kami pagka nagkaroon na kami ng... Pag nag-offer na kami ng, you know, kung mag-franchise na kami, may magkukuha na sa amin. Alam nyo ba, nung first day namin, akala nila, and yung ibang mga bumibili, akala nila franchise yung store namin. So, sinasabi namin hindi, and kakastart pa lang namin. So, natutuwa kami kasi talagang lahat sila, good yung feedback. And yung first day namin, may nagtanong kung nagpapa-franchise na ba kami. Sabi namin, hindi pa. Aaralin pa namin yon, and soon mangyayari yon. So, guys, yun lang muna for today. And, see you again sa next vlog namin. Thank you guys. Bye!